Nako po, perang ibinigay kay Erica. Babawiin na ni Sir John A. Halaka, nagkakabawian na ng pera. Kinarma na yata ito si Erica. Minsan sa buhay natin, dumadating ang mga pagsubok na tila hindi natin kayang harapin, ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa sapagkat sa bawat pagsubok ay mayroong liwanag na naghihintay. Ang buhay ay puno ng mga hamon at pagkakataon. Sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataon para tumayo muli. Sa bawat pagkabigo, mayroong pagkakataon para magtagumpay. Ang sikreto ng tagumpay ay ang huwag sumuko. Kailangan nating manatiling matatag at determinado sa harap ng mga pagsubok. Dahil sa bawat pagharap natin sa mga hamon, tayo ay lumalago at nagiging mas malakas. Huwag mong hayaang takutin ka ng mga pagsubok. Nako po, perang ibinigay kay Erica. Babawiin na ni Sir John A. Halaka, nagkakabawian na ng pera. Kinarma na yata ito si Erica. Ayan ang pag-uusapan natin. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Panibagong araw at panibagong reaction commentary video na naman ang aking gagawin. At bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin kayo ng good morning, good afternoon, good evening kung nasan man kayong mga lokasyon. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At guys, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa mga baguhan sa aking channel para lagi kayong updated sa aking mga reaction video. At guys, today's video, gagawa ko ng reaction video at dito sa video ni Kalingap TV. Shoutout nga pala kay Kalingap TV. Ang title ng video na gagawa ko ng reaction, Ha, perang ibinigay ni Sir John A. kay Erica, kukunin na, biglang kinarma, Kalingap Rob, latest today. At shoutout nga pala kay Kalingap Rob, at shoutout kay Kuya Bal Santos Matubang, at sa lahat ng Team Kalinga. So guys, umpisa na natin ang reaction video bago pa ito agawin ng China. Ibinigay ni Sir John A. kay Erica, kukunin. May malalagot na. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sinong mga lalagot? Kalingap, sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito mga kalingap. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Suporta Matubang natin, at guys, Kalingap Rab. May malalagot na ba mga kalingap? Sino naman kaya ito? Yan ang atin ang malalaman mamaya mga kalingap, pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang patungkol kay Erica mga kalingap na siyang tumalikod sa Team Kalingap noon. Na ang rason anya niya ay hindi na anya siya nakapag-fuko sa kanyang pag-aaral. Halaka, ayan yung alibay ni Erica na hindi naman talaga totoo. At napakasinungaling ni Erica, ginamit niya lang yung Team Kalingap. Pero yung Team Kalingap, ayan ang tumulong sa kanya. Pero sayang naman si Erica kasi maraming magagandang opportunity na pwede niyang harapin sa Team Kalingap. Pero sayang at umalis siya. Naisabi ko na nga dati mga kalingap na may balak talaga si Erica kay Sir John A. dahil sa nalaman ni Erica na si Sir John A. ay isang milyonaryo at wala pa itong asawa doon. Nako po, ayan na nga, kaya pala. Mukhang nasilaw si Erica sa pera. Hay nako Erica. Sayang ka. Sa ibang bansa mga kalingap. Kaya simula noon si Erica pinangako na umalis na siya sa Team Kalingap at para si Sir John A. na ang magbibigay sa kanya ng pera kung anuman ang kailangan ni Erica. Nako po, ito pala si Sir John A. ay may hidden agenda kay Erica at pinaalis niya si Erica sa Kalingap. So sinilaw niya sa pera. At ito namang bata na ito si Erica ay nasilaw dahil nga siguro mataas ang pangarap. At gusto niya easy money. So, ganun nangyari. Maalala natin noong si Erica ay nasa Team Kalingap pa ay naipagsabi ni Sir John A. kay Erica na magsabi lang anya si Erica sa kanya mga kalingap kung ano ang mga pangangailangan nito at ibibigay anya niya ito kay Erica mga... Naku po, ayan na nga. Ang gusto ni Sir John A. ay silawin si Erica sa mga karanyaan at pera. So ito naman si Erica nagpatukso. So kaya umalis siya sa Kalingap at ito naman si Sir John A ay tukso. Tinukso niya si Erica at para umalis sa Kalingap. Grabe talaga. Pera-pera talaga ang labanan. Kalingap. Ang isa sa mga dahilan ni Sir John A kaya pinilit niyang paalisin si Erica sa Team Kalingap ay natatakot si Sir John A dati mga Kalingap na baka mahulog ang loob ni Erica kay Kalingap Edo.
Naku po, hindi naman yata sila bagay ni Kalingap Edo. Hay nako, meron ng love team si Kalingap Edo at masaya na si Kalingap Edo sa love team niya. Dahil sa kanilang mga serye na ginawa noon kasama si Kalingap Edo ay nakaramdam ng selo si Sir Jun A. mga Kalingap. Kaya pinilit niyang si Erica na umalis sa team Kalingap at para maputol na ang pagitan ni Erica at ni Kalingap Edo mga Kalingap. Nako po, ito talaga si Sir Jun A. May hidden agenda kay Erica, may gusto pala siya kay Erica. Pero sana maayos yung paghiwalayan. At nakiusap siya, kinausap niya si Kalingap Rab na gusto niya si Erica. Hindi yung ganyan nangyari. Sinilaw niya sa pera si Erica. At ito naman si Erica dahil nga gusto niya easy money at siguro mataas yung pangarap niya. So nagpatukso sa pera kay Sir Jun A. Pero ito si Erica, grabe rin yung ugali nito. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa Kalingap. Tinalikuran lang basta-basta ang Kalingap. At nagpatukso sa pera. Nak, dahil alam naman talaga natin na persegido talaga dati si Kalingap Edo para kay Erica mga Kalingap. At sino ba naman ang hindi magkakagusto kay Erica mga Kalingap na may kagandahan rin naman itong si Erica mga Kalingap? Oo nga, andyan na nga maganda si Erica at kaya nga nagustuhan din ni Kalingap Edo pero si Kalingap Edo ay masaya na at hindi naman talaga sila bagay ni Kalingap Edo. Kaya dito kay Kalingap Edo sa kanyang love team. At isa rin ito sa nagustuhan ni Sir Jun A. kay Erica na siya ay may itsura at pwede itong mag-alaga sa kanya doon sa ibang bansa kapag nakapagtapos na itong si Erica sa pag-aaral. Kaya ang sabi ng ilan nating taga-subaybay dati mga Kalingap ay si Erica ay isa anya itong gold digger at kayang talikuran lahat basta't makaranas lang ito ng kasaganahan sa buhay. Yes. Ayon ang tingin ng iba dahil parang si Erica ay gusto niya easy money at mataas yung pangarap niya na gusto niya kagad umangat. So kaya natukso siya sa maraming pera at si Sir Jun A naman ay tinukso si Erica dahil nga marami siyang pera. Ganyan talaga ang labanan, pera-pera. Kapag nagpatukso ka sa pera, talo ka. Which is tama naman po ito mga Kalingap dahil ngayon nga ay nangyayari na nga mga Kalingap kahit na kanyang sariling pamilya at ang kanyang lolo ay kinaya nga nitong talikuran at binibaliwalan. Nako po, life is short, Erica. Mahalin mo yung lolo mo dahil kapag nawala na yan, kahit anong sorry mo, kahit sabihin mo pang I love you, na mahal mo siya, ay hindi ka na maririnig pag nawala na yan sa mundo. Kaya habang buhay pa, gumawa ka ng kabutihan at siyempre, alagaan mo ang lolo mo. Huwag ka magpasilaw sa pera. Ang pera, kayang kitain yan, Erica. Basta, magtrabaho ka lang. Simula noong si Ate Mia ay dumating sa buhay ni Erica at palagi na itong nakabuntot dati kay Erica mga Kalingap. At mapaghanggang ngayon ay palagi pa rin itong nakabuntot kay Erica dahil sa alam nito na si Erica ay may matatanggap na limpak-limpak na pera mula kay Sir Jun A. mga Kalingap. Nako po, eto na nga, parang linta. Pag may pera si Erica, nandyan yung kanyang kapatid. So, hay nako, pera-pera talaga. Basta may pera, nandyan yung mga langaw. At kailangan di ka talaga nagpapatukso sa pera. Kasi ang pera, madaling kitain kung maghahanap buhay ka. Huwag yung easy money, kasi yung easy money, nawawala din yan. Kaya si Lolo Miguel ay hindi mapigilan na magsalita mga Kalingap dahil sa kahit ito ang nag-aalaga kay Erica dati noong hindi pa nakita si Erica ni Kalingap Rab mga Kalingap ay ang nagpakain at nagpalaki kay Erica ay walang iba ang kanyang Lolo mga Kalingap. Ngayon na mayroon na silang magandang buhay ay kinaya niyang talikuran ang nagpalaki sa kanya dahil lang sa pera na Ayan, dahil sa pera kinalimutan ang kanyang Lolo at ang Lolo niya ang nag-aruga sa kanya, yung hindi pa siya nakikilala ni Kalingap Rab. So, grabe ka talaga, Erica. Sana marunong kang tumanaw ng utang na loob. Tanggap nito mula kay Sir Jun A. mga Kalingap. At sabi ng ilan na kapag namumuhunan anya ang isang tao sa isang bagay ay hindi anya malayong may kapalit ito at may balak anya ito na kukunin rin sa takdang panahon. Kung kayo mga Kalingap. Ano po ang masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all. Nako po, ayan na nga. Ayan, yung mga ganyang easy money, may mga kapalit yan. Yung ginawa ni Sir Jun A para kay Erica, may kapalit yan. May hangarin si Sir Jun A para kay Erica.
At ito naman si Erica nagpasilaw. So ginamit ni Sir Jun A ang kayamanan niya, ang pera niya para masilaw si Erica. Pero may mga karma yan. Kaya Erica, unahin mo alagaan ang lolo mo at syempre dapat marunong kang tumanaw ng utang na loob sa mga nakatulong sa iyo, lalong-lalo na sa Team Kalingap at sa iyong lolo. Sana habang buhay pa yung lolo mo, eh alagaan mo, nako, yung pera madaling kitain, huwag ka dun sa easy money. Dahil lahat ng mga easy money, may kabayaran yan, may mga kapalit yan. Mas maganda talaga yung pera ay pinaghihirapan. So ayun lang aking mga reaction video, mga Team Kalingap, mga mahal kong viewers. So magkita-kita ulit tayo sa next kong video at maraming salamat sa mga nag-subscribe.